Amen. Magandang araw po sa ating pong mga kapatiran. Ako po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. At salamat po sa patuloy na masaganang pagpapala po ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong paksa ay may pamagat po ang tunay na mensahe ng Pasko. At ito po ay matatagpuan sa aklat po ng John 3:16. Sabi po doon ay, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat na sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ano nga po ba ang tunay na mensahe ng Pasko? Amen. Marami pong kahulugan ang mensahe ng Pasko. Para po sa iba ang Pasko ay ito yung panahon na napakaraming time nila sa kanilang pamilya sapagkat ito yung napakahabang bakasyon. At ito din po yung time na tumatanggap po sila ng bonus at ito yung time na napakaraming inaati ng mga Christmas party at mga family reunion. Amen. At ano nga po ba ang mensahe ng Pasko? Ang mensahe po ng Pasko ay ang pagsilang ng ating tagapagligtas. At ito nga po ay sinabi po ng ating Panginoon sa aklat ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pa lamang po sa verse na ating binasa, makikita po natin yung kadakilaan, yung kamangha-manghang pag-ibig ng ating Diyos para sa sanglibutan, para sa sangkataon na tayo nga po yun. At sabi nga po dun ay, hindi niya po ipinagdamot ang kanyang kaisa-isang anak. Ibinigay niya po yun alang-alang sa atin upang, sabi nga po dun, upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang mensahe po ng Pasko ay pagliligtas. Pagliligtas po ng Diyos sa sangkatauhan. Ang mensahe po ng Diyos ay pagliligtas sa mga tao po na sabi nga po ay mapapahamak na. Ngunit dahil po dun sa ginawa ng Diyos dun sa krus ng Kalbaryo, ang lahat po ng sumumpalataya sa Kanya na mapapahamak na ay nagkaroon po ng kaligtasan. Amen. At ito nga pong aklat ng John 3:16, sabi nga po ay kung ating pong pakitinggan, sasabihin po natin paulit-ulit. Paulit-ulit po natin narinig, pero sabi nga po, kapag itong mensahe niya ito yung narinig natin, nung una ko po marinig ang verse ng, ang mensahe po ng John 3:16, talaga ako po yung namangha. Nagulat po sa kabutihan, sa kadakilaan, at kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung paano, hindi siya niya po pinagdamot na ialay ang buhay ng kanyang anak. Ginawa niya pong handog ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi po dito, ang mensahe po ng Pasko sa Lumang Tipan. Amen. Pag-aralan po natin ang Pasko sa Lumang Tipan. Sabi po sa aklat ng Exodus chapter 21 verse 23, sabi po dito, tinawag nga ni Moises ang mga leader na Israelita ng Israel at sinabi, pumili kayo ng isang kordero para sa inyong pamilya at ito'y patayin nyo para sa Paskwa. Verse 22, muha kayo ng sanga ng isupo, basahin ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong mga pintuan at isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Egyptyo. Lahat ng bahay ay namakita niya na may pahid na dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay hindi niya babayaang pasukin ng mamumuksa. Amen. Ito po yung utos ng Panginoon na nung time po na pupuksain na po ng Panginoon ang buong Ehipto, binalaan niya po ang lahat ng mga Israelita na kailangan sila ay meron pong pahid ng dugo, ng kordero, sa hamba ng kanilang bahay upang sila ay lampasan ng mamumuksa. At pag nakita po yun ang mamumuksa, ibig sabihin ang nakatira doon ay mga Israelita. Kaya sa Old Testament po, ang paraan po ng paghandog, kailangan may hayop na kakatayay o tupa
Kailangan po ito ay walang dungi, hindi pilay, hindi bingi. Sabi nga po ay walang kapintasan. At sabi nga doon ay kailangan po na lagi pong may kakatayang hayo para po yung dugo na niyo po yung gagamitin panlinis sa ating pong mga kasalanan. At sa time po natin, sa panahon po ng New Testament, hindi na po natin ginagawa sapagkat ibinigay na nga po ang pantubos sa ikaliligtas ng ating mga kasalanan. Ibinigay na po ng Diyos ang lunas. Ang lunas nga po ay yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo na siya po si Kristo po'y namatay at yung kanya pong dugo, yung pong ginamit na panlinis ng Panginoon sa lahat po ng ating kasalanan. At lahat po ng ating kasalanan ay hindi na po inaalala ng ating Panginoon. At makikita po natin yung kadakilaan ng Panginoon sapagkat tayo po ay karapat dapat ng parusahan. Pero dahil nga po sa kabutihan ng Diyos, tiyuhan niya po yung ating sala at siya po yung tumanggap ng lahat ng parusa na dapat tayo po ang tumanggap doon. Di po ba mabuti ang ating Panginoon? Amen po ba? Amen. Pero kahit nga daw po may natin na tupa, may dugo sa palanggana, kung hindi naman ito ipapahid sa amba at pinto, ng mga Israelita, wala rin pong kabuluhan. Kung di po ginawa ng mga Israelita, yung utos ng Panginoon na kailangang ang dugo ng kordero ipahid sa kanilang hamba at sa pintuan nila, hindi po sila maliligtas, sila po ay mapupuksa. Pero dahil sinunod po nila ang inuutos ng Panginoon, naligtas po sila mula dun sa tiyak na kamatayan. Kaya nga po sabi po sa aklat na Exodus chapter 12, verse 12 po hanggang 14, sabi po dito, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ko ang lahat ng lalaki na panganay maging tao o hayo. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto, ako si Yahweh. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na may pahit na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiwang niyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Amen. Dito po'y makikita po natin talaga ang kahalagahan po ng dugo. Kung gaano po kahalaga ang dugo ng Panginoon. Yung dugo po ngayon, nasabi nga po, na kung hindi po natin gagamitin yung dugong ngayon, yung hindi natin aalalahanin yung sakripisyo ng Panginoon sa atin. Nasabi nga, kundi dahil sa sakripisyo ng ating Diyos, lahat po tayo ay mapapahama. Amen. Kagaya po ng ginawa ng mga Israelita, ginamit po nila ang dugo ng kordero para po sila ay maligtas. Ganon din po tayo. Kailangan gamitin po natin yung sakripisyo, yung pagtigis ng dugo ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sabi nga po, kung hindi po natin gagamitin, hindi po tayo lalapit, hindi po natin pupunin at masasalamatan yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo at hindi natin pamumuhay yun. Lahat po ng ginawa ng Diyos, lahat po ay walang kabuluhan. Pero kung sabi nga po, ang dugong yun, yung dugo ng ating Diyos ang gagamitin natin para tayo ay magpanibagong buhay. Sabi nga po, ang dugong yun ay magkakaroon po ng buhay sa lahat po ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, sa panahon po natin, isi-celebrate po natin ang Pasko bilang pag-alala po natin sa pagsilang ng ating pong tagapagligtas. Amen. Kung sa lugang tipan po, nagkakatay sila po ng hayop o tupa bilang handog po. Sa panahon po natin, ibinigay na ng Diyos ang kanyang kain sa isang anak bilang handog po upang ang lahat ng sumampalataya nga po sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sa bansang Israel, inutusan po sila ng Diyos na ipagdiwang ang Paskwa bilang pag-alala sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanila. Kaya nga po sabi dito sa Exodus verse 14, ang araw na ito ay ipagdiwang nyo magpakailanman. Ako si Yahweh. Inuutos po yun ang Panginoon sa kanya pong mga lingkod, sa kanya pong mga anak, sa bansang Israel na ipagdiwang, i-celebrate ang araw ng Paskwa sapagkat ito yung araw na sila po ay iniligtas ng Panginoon. Kaya ganun din po tayo kapag dumarating po ang Kapaskuhan, ang araw po ng
bilang pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, isineselebrate po natin yon. Dapat po ang mga anak ng Diyos ay galak na galak, tuwan-tuwa, hindi po yung nalulungkot na pag dumarating ang Pasko, parang ang tingin po nila sa Pasko ay nako, gastusan na naman. Ay nako, ang dami na namang mga gagawin. Dapat po ay nagagalak tayo na alalahanin na kung wala pong isinilang, wala pong tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Hindi po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At sa ating po pag-aalala, sabi nga po dito sa Old Testament, sa kanila po, sa lumagtipan po sa kanila po ang Paskwa o Passover, ang ibig sabihin po nito ay paglampas ng anghel sa kamatayan. Passover, dadaanan ka ng kamatayan pero hindi ka mamamatay. Amen. Di po ba napakaganda nun na ikaw po ay protektado ng dugo ng Panginoon. Ang mga Israelita po ay protektado sila ng dugo ng mga tupa na kanila pong inihandog, napagkat yun po yung ginagawa nila noong unang panahon. Pero tayo po, ang dugo po ng Panginoon, ito po yung ginagamit natin bilang protection sa kaaway. Kapag ang dugo po ng Panginoon ay nasa ating pong buhay, sabi nga po, anuman po yung pagsubok na ating pinagdaanan, anuman po yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin, kaya-kaya po natin yung gawin sapagkat binibigyan po tayo ng lakas ng ating Panginoon upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Kaya napaka makapangyarihan po ng dugo ng ating Panginoon. Ito po ay may protection na nagmumula sa ating Diyos. Hindi po tayo kayang napitan ng kaaway. Sabi nga po, kahit nga po dumaranas tayo ng pagsubok, napapagtagumpayan po natin yon. Bakit po? Kasi po meron po tayong lakas na ibinibigay ng Panginoon sa ating araw-araw. Amen. Sa atin po ang pag-aalala ng Panginoong Hesus sa krus, sabi nga po ay kung wala pong isinilang, wala po tayong tagapagligtas. At yun nga po yung kamatayan ng ating Panginoon, yun po ay atin din po ipinagdiriwang sapagkat napagtagumpayan na po natin ang kamatayan. Wala na pong kamandag ang kamatayan sa mga anak ng Diyos. Kaya nga po lahat ng mga anak ng Diyos, hindi po natatakot mamatay. Amen po ba? Hindi po sila natatakot mamatay. Kasi po bakit? Meron na po silang buhay na walang hanggan. Amen. May tatlong uri po ng, mayroon pong uri ng tao na tumanggap po sa pagdating po ng tagapagligtas. At ang una nga po na taong ito ay si Herodes. Si Herodes po nang mabalitaan niya na isisilang ang tagapagligtas, siya po ay naligalig. Bakit po? Ayaw niya po na dumating ang tagapagligtas sapagkat ang akala po niya ay aagawin ni Jesus ang kanyang pag-ahari dito sa lupa. Kaya nga sabi po sa aklat ng Mateo chapter 2, verse 3 hanggang 4, nang mabalitaan ni Herodes, siya ay naligalig din ang buong Jerusalem. Amen. Naligalig po siya sapagkat ayaw po niya na merong ibang hari na maghahari sa kanyang sinasakupan. Akala nga po niya ay aagawin ni Jesus ang kanyang pagkahari. Kaya sa halip na siya po ay matuwa, nireject niya po ang pagdating ng ating Panginoon at pinagsangkaan pa nga po niyang patayin ang ating Diyos na tagapagligtas. Amen. Ano pa po? Marami po sa atin ay kagaya din po ni King Herod. Marami po sa atin na ayaw na nila na ang Diyos ang maghari sa kanilang puso. Ang gusto nila ay sila yung maghahari sa kanilang puso. Ayaw po nila na ang Panginoong Jesus ang maghahari sa kanilang puso sapagkat gusto po nila ay sila yung masusunod sa kanilang puso. Sila yung masusunod at walang ibang maghahari sa kanila. At yan po yung mga ugali ng isang mga taong ayaw pasakop sa Panginoon. Ito naman po yung mga taong tinanggap po ang pagdating ng tagapagligtas. Sino po mga yon? Sila po yung mga pantas. Sila po yung mga taong matatalino. Ito po yung nasa aklat ng Mateo chapter 2, verse 9 hanggang 11. Sabi po dito, nang lumakad ng mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng tinaruroonan nila. Tinaruroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa pil ng kanilang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa
At sinamba ang bata, binuksan nila ang kanilang sisildan at inihandog ang kanilang mga dala nilang ginto, kamangyan at mira. Amen. Ito po yung mga pantas na tinanggap po nila. At nagalak po sila sa pagsilang ng tagapagligtas. At ito nga po, sabi nga po dito, ay halos nasa 2 taong mahigit po na naglakbay po ang mga pantas para hanapin po ang tagapagligtas. At sabi nga po dun sa mga Bible scholar, sa araw po ay sila'y natutulog at sa gabi po sila ay maglalakbay. Bakit po sila sa gabi naglalakbay? Sapagkat sa gabi lamang po lumilitaw ang tala at yung puno kanilang sinusundan para po makarating sila dun sa kinaroroonan ng ating tagapagligtas na walang iba nga po kundi ang ating Panginoong Yesus. At ito nga po, ano pa pong kanilang ginawa? Hindi po napakadali ang ginawa po ng mga pantas na ito sapagkat bilang mga mayayamang tao, sila po'y may mga komportableng buhay. Pero hindi po sila nag-atubli na iwanan po yung kanilang magandang bahay, hindi po sila nag-atubli na iwanan po ang kanilang pamilya, yung kanilang pong mga negosyo. Isipin niyo po, 2 taong mahigit, na wala sila sa kanilang pamilya dahil pa ho nilang nag-abroad. At talagang sabi nga po'y iisipin nila na ano ba itong mga pinagagawa natin. Pero sa kanila po, meron pong kabuluhan ang kanilang ginagawa sapagkat hinahanap nila ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos na walang iba nga po kundi ang ating Panginoong Jesus. Ganun po yung kanilang kagalakan na nararamdaman na talagang gustong-gusto nila na personal na makita ang ating tagapagligtas. At ano pa po? Sila po ay may daladalang mga regalo at hindi lang po basta-basta ang kanilang regalo. Sabi nga po ay ang hinaldo po nilang dalay mga ginto, kamangyan at mira. Hindi po biro yung mga halagang nyo kung ating pong susumayin sa pera po natin. Lalo na po ang ginto. At alam po, hindi lamang po isang ginto ang dala nila. Sigurado pong maraming ginto dahil may daladala po silang mga sasakyan sa kanilang paglalakbay. Kahit na sila po ang humingi ng regalo, sila po ang nagbigay ng regalo sa ating Panginoon. Pero ang kalimitan po sa sangkatauhan, sila po yung naghihintay ng regalo, sila po hindi. Sila po yung may dalang regalo para sa Panginoon. Ngayon po kapaskuhan, ano po kaya ang dala-dala niyong regalo para po sa ating Panginoon? O ikaw kaya kagaya din ng ibang tao na ang inaantay ang regalo ng ating Panginoon? Amen. Mga kapatid, tayo naman po ang magregalo sa ating Panginoon. At ang pinaka-the-best na regalo po natin na gustong-gusto po ng Panginoon ay ang ating pong buhay. Ialay po natin ang ating buhay bilang handog at mabangong hahin at samyo. Ibig sabihin, ang buhay po natin ay ipaglingkod po natin. Marami pa pong tao hindi pa po nakakakilala at inaantay ka lang po ng Panginoon na ikaw po ay sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Ano pa po? Ang pangatlo pa po ay ang mga pastol. Amen. Sila din po yung mga taong galak na galak sa pagdating po ng ating tagapagligtas. Sabi po sa aklat ni Lucas, chapter 8, 16 hanggang 17. Lucas, Lucas chapter 2, verse 8 hanggang 17. Masahin ko po, sabi po dito, sa lupain din yaon, may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang anghel ng Panginoon at lumagalap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Bakit po? Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan niyo isang sanggol na nababalot ng damping at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makalis ang anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap
Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagpadali silang lumakad at nakita nila si Maria Jose ang sanggol na nakahiga sa sabsabad. Kaya't isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Amen. Amen. Nakakatuwa po ang ginawa po ng mga pastol na ito. Ang mga pastol po ay isa din po mga bising tao. Pero hindi po sila nang nagatuble na puntahan po agad ang isinilang na sanggol. Hindi po sila na nagatubli na iwaran po yung kanilang mga pastol, yung kanilang pinapastol na tupa. At sabi nga po sa verse na binasa natin, ay nagmadali sila agad na pumunta doon sa lugar na kung saan naroon ang isinilang na tagapagligtas. Ano pa po? Sila po ay galak na galak. Kapagkat sabi nga po ng anghel ay meron akong may dala akong mabuting balita ng kagalakan. Ano po yung balitang yon? Sapagkat isinilang na sa bayan ni David ang tagapagligtas na walang iba nga po kundi ang Panginoon. Amen. Ngayon po bang kapaskuhan? Kayo po ba ay may kagalakan na nararanasan? Meron po ba kayong katuwaan na inaalala niyo po na ang Pasko? Ito po yung pag-aalala natin na kung walang isinilang, wala po tayong tagapagligtas. Amen. At kung wala pong namatay doon sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng tao ay mapapahama. Kaya nga po yung verse ng John 3:16, ito po yung verse na talagang mamamangha ka sa kabutihan at kadakilaan po ng ating Panginoon. Amen. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, ang mensahe po ng Pasko ay pagliligtas po ng Panginoon sa buong sangkatauhan. Pero sabi nga po, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi po natin tatanggapin ang mensaheng daladala po ng ating Diyos. Hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi po natin tatanggapin ang ating Diyos bilang tagapagligtas. At hindi po tayo maliligtas kung hindi po tayo mananampalataya. Sabi nga po, ang kaligtasan, ang pakikinig ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. At magkakaroon lang po tayo ng pananampalataya kung tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Kaya sa araw po ito, mga kapatid, kung di ka pa nakakakilala sa Panginoon, ngayon yung araw na magkaroon ka ng panahon para sa Panginoon, sapagkat sabi nga po, malapit na pong dumating ang Panginoon. Amen. Ikaw bukay katulad ng mga tao ito na may kagalakan na inaantay ang pagdating ng tagapagligtas o kagaya ka ni Herodes na nire-reject mo ang salita ng Panginoon, nire-reject mo at ayaw mong papasukin ang Panginoon sa iyong puso. Amen. Mga kapatid, mag-isip-isip ka sapagkat sabi nga po, wala pong maliligtas kung hindi po tayo magmanampalataya sa ginawa po ng ating Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Tandaan po natin, ang Diyos lamang po ang daan para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Wala pong ibang pangalan na sinabi sa atin, tangi ang pangalan ng Jesus lamang po ang daan para tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. In Jesus' name, amen po. Purihin po ang Panginoon.